Welcome, mga kaibigan, to Magpakailanman. Joke lang, hindi. Welcome to another episode of my vlog. Siyempre, nandito pa rin tayo sa Southside Studios. Shout out to them. No bias, pero sila ang pinakamagaling na studio at parang production house na na-encounter ko sa buong buhay. So, shout out sa inyo, Southside Studios. Anyway, the topic for today is me reacting to comments about me. O, di ba? Ang redundant. The topic is me reacting to comments about me. Reacting to comments about me. Okay na? Okay, game. Comment number one. Tingnan natin kung gaano ako ma-hurt dito. Okay, number one. Juancho, ikaw lang ang natatawa sa mga jokes mo. Grabe siya. Hindi nyo ba alam kung bakit ko ginagawa yung mga jokes na yun? Para patawanin kayo at hindi ako sarili ko. Pero kung hindi ka natatawa, ano po saysay ko sa mundo? Hindi. Siyempre, ano yan? Hindi ko alam kung na-interview mula tong taong na nakarinig ng joke ko. Pero siguro, ano lang din to, learning opportunity. Baka lang ako mag-improve sa mga jokes ko. So, thank you kung sino man. Number two, parang hindi ko alam kung ready yung heart ko dito. Ay, grabe siya. Ano to parang medyo negative and positive. The actor behind Padre Salvi is so effective. Makes me want to send him straight to hell. First of all, I have a name. So, my name is Juancho. And medyo compliment siya at saka medyo nakakatakot yung statement mo na sending to hell kind of action. I don't know how to feel about this, honestly. Nararamdaman ko ang galit. So, kung ano man ang naidulot sa'yo ni Padre Salvi, baka kailangan mo ipag-pray. Yeah. Okay. Next one. Sorry, but Padre Salvi's actor is not it. It's cringy. Dinidebang ko, Padre Salvi's actor is not it. Nagigets ko yung point na gusto niyo sabihin na, pero parang dinidebang ko yung, siguro context clues na ginagawa ko. Pero Padre Salvi's actor, ibig sabihin ako, is not it. It's not what? Kulang ako sa context. It's cringy. Cringy? First time ko marinig yun. But anyway, thank you. Or okay. Oh, minsan, alam mo, minsan ako rin, kapag pinapanood ko yung sarili ko, napapa-cringe din ako. Kasi syempre, ako mismo nakikita ko yung mga pagkakamali ko sa buhay. I can do better. Saktan ako dun, ha? Grabe ka. Number four. I remember this. Sabi niya, ito comment to. Actually, nag-reply ako dito. Sabi niya, sad ako. We keep on looking you, kayo fam. Kaya lang di kayo nagsasmile. Sabing yaya ko, sayang suplado. I actually replied really politely. At may mga nag-comment. Actually, sa mga nag-comment, hindi naman na kailangan mag-comment. I tried to explain lang din. And I wanted to talk about this specific comment even here because of the reason being. Meron tayong siguro connotation or knowledge that yung mga public figure should act a certain way. Yeah, that's true. Kasi syempre, public property, I do get that. Na parang syempre, artista kami, etc. Pero lalo na itong situation na to, nung nasa supermarket kasi kami, kasama ko yung mga anak ko, syempre bilang tatay, tinututukan ko sila at hindi ko syempre, ang focus ko hindi naman, di ba, wala ako doon para magtrabaho, nandun ako para syempre alagaan anak ko at syempre mag-grocery. So, it will be hard for me to juggle multiple things at once. Ganun din sa ibang mga artista. Lalo na, syempre mga tao rin naman yung mga yan. Kapag may mga pinagdadaanan yan, IRL, yes, in real life, huwag naman natin sila husgahan kaagad. So, parang gusto ko nga sabihin sa kanya, okay lang naman kasi syempre nag-reply siya sa akin kasi sabi niya, meron siyang mga kids din na iintindihan niya. It's okay. You know, I understand that there are instances where we click before we think. End of thing. Naalam mo naman yung rason doon. And siguro, ano lang din yun, parang gusto ko protektahan yung mga public figure na other constant, what do you call this? Parang nababash sila sa ganyan. Hindi nag-smile, or maldita, or maldito, or may attitude, ganyan. Siyempre, iba-iba. It's really different. Hindi natin pwedeng i-take yung maliliit na
na sample size ng mga nakukuha natin from the internet or from, di ba, from kung sandali 5 seconds natin sila nakita in person, hindi natin sila pwedeng husgahan na parang, ah, may attitude to, ah, wala to, na, ah, nakakasad. Hindi pwedeng ganun eh, kasi syempre kailangan mas malalim pa yung naiintindihan natin bago natin sila husgahan. So parang benefit of the doubt na nandun bilang tao, di ba? And syempre yun. Anyway, moving on. Number 5. Ako lang ba nakakapansin na dikit ng dikit si Wanjo sa barda para may maikontent? Kaya nagsabi nito, no? Hindi, joke lang. Sige, I'll react to this. Okay, Ben. First of all, in the last 2 projects that I'm in, kasama ko si Barbie and si David. Yun ang rason kung bakit kasama ko sila sa content ko because I'm currently doing projects with them. Call it clout chasing and also whatever, but the clout is, I'm a part of the clout. Diba? I'm a part of the project, not their love team, ha? Pero I'm part of their project. So, syempre kailangan ko naman, but bakit ko naman sila hindi isasama kung may opportunity, di ba? So, yun lang, di ba, kung ano naman, kung may opportunity naman, they don't really go out of their way to join, ano, things that I do, or kapag may nire-replyan ako sa tweets nila, nakakatawa lang din talaga siya because I'm close with the both of them. So, para siyang, ano, biroan ng magkaibigan talaga. So, kung paano na naka-experience rin siguro kayo ng barkada na palaging umiepal or palaging ano, 'di ba, nag that makes opportunities to or do naghihintay ng mga opportunity to make fun out of something. That's kind of me sa barkada and green life. So hindi ko priority yung dahil magkaka interactions ako nito. Hindi, syempre it's all ano, fun and games. That's how we are in real life also. Talagang ine-explain ko yung sarili ko, no? Yung talaga, no? Parang guilty. Oo, okay. Explaining eh. Okay, ito. Halata na mahal ang mga anak, hindi kayang pikiin ang pagmamahal at pagiging ama sa social media. Okay, so how I look at it, yung social media, a part of me knows that it's for work, syempre. Doon nagre-revolve yung industriya namin ngayon. Syempre, content, ganyan. Pero a huge part of me as well knows na we can look back at these contents, say, mga 15 years from now, 20 years from now, and reminisce, diba? So, with my kids, kung ano yung mga ginagawa namin, medyo mas easier siya than browsing your photos na nasa hard drive or nasa albums. So, ano eh, parang life journal ko siya. So, kaya syempre, gusto ko, at yun ba sa gusto ko, pero ang napapakita ko talaga, yung totoong nararamdaman ko sa pamilya ko at yung sa mga special pang ano. Ito, number 8, and for the last one, puro prank ang content, halatang scripted kasi nakabihis naman. Syempre naman, magbibihis kami, lang naman nakaubad kami mag-content, guys. Di ba? Sino kaya nagko-content? Oh my gosh, anyway. Okay, so para lang i-explain ko sa inyo. Yung mga content na ginagawa namin, usually, kapag may gustong gawin si Joyce na of the prank essence or prank nature or even me, di namin sinasabi sa isa't isa kung anong gagawin namin. We just tell each other that, get ready. Okay, just go with it. So, yun yung nangyayari. Thus, organic reactions. That's all that I'm going to say. And that ends our vlog for today. Maraming salamat sa panonood ng... That ends our vlog. Maraming salamat sa panonood ng... So that ends our vlog. Maraming salamat sa pagbibisita dito sa sala ng Southside Studios. Hanggat sa muli, ako po ang inyong kapuso at host, Juancho Trevino.